Jen. Thanks, man. Rosa. Sir James. Mabuti nagising na kayo. Akala ko, hindi na kayo magigising eh. Hindi pwede mangyari yun, Espinosa. Hindi pa tapos ang laban natin. Kaya hindi kami pwedeng mawala ng ganun-ganun lang. Pilipuerte. Musta ka na? Musta ang lagay mo? Ayos lang ako. Huwag mo intindihin. Sila sa Ricardo, kumusta? Hindi ko alam eh. Pero ginagamot na sila. Sana magkamali na rin sila. Kaso, wala lang tama ni Major Opeña at saka ni General Olegario. Sana walang masamang mangyari sa kanila. At sana, kayanin nila ang lahat ng to. Okay, mag-alala. Sigurado ako, malalampasan nila General Olegario at Major Opeña to. Isa sila sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Naman at gising na kayo. Kanina pa nag-aalala sa inyo tong kasama ninyo. May kailangan ba kayo? Nagugutom kayo? Huwag mo na kami intindihin, Omar. May sugat ka rin at kailangan mo rin magpahinga. Sir, pahinga na muna kayo. Kailangan niyo makabawi ng lakas. Sasabihin niyo lang kung anong kailangan niyo, ha? Ricardo, saan ka galing? Nanggaling ako kay Armando. Nagpasalamat lang ako dahil sa pagliligtas niya sa buhay nating lahat. Sino ba yung Armando niyan? Saan niyo siya nakilala? Halo. Nakasama ko namin sila nung nasukul kami sa Hotel Oriente. Hinahabol din po sila ng mga pulis. Ano? Hinahabol ng mga pulis? Bakit? Mga kriminal ba yan? Sindikato ba yan? Ricardo, baka lalo tayong malagay sa alanganin. Ano man ang pagkatao nila, wala tayo sa posisyon para mamili ng taong tutulong sa atin. Ramil, hindi ganun kasimple yun eh. Lumalaban tayo dahil may prinsipyo tayong ipinaglalaban. Tinutuwid natin yung mga nakikita nating mali. Pero Lo, hindi na po tayo mga pulis ngayon. Kapareho lang natin sila. Mga dati magsasaka. Inapay ng mga mayayaman at may impluwensyang tao dito sa Norte. Kaya napilitan sila lumaban. Tama nga siguro kayo. Mga kriminal na tayo. Mga kriminal sa mata ng mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno.